Wala ng kuryente sa ilang bahagi ng Batanes sa gitna ng pananalasa ng Superbagyong Leon. Sa Cagayan, may mga inilikas dahil sa storm surge o daluyong. Mula sa Santa Ana, Cagayan, saksi live si Jonathan Andal. Jonathan? Sandra, signal number 3 kami ngayon dito sa may Santa Ana, Cagayan at sobrang lakas na po ng hangin sa mga oras dito, lalo na kanina. Yung ulan hindi po ganun kalakas. Humamba lang na po sa kalsada yung mga putol na sanga. May mga napatid na rin po na kable ng kuryente. Wala pong kuryente ngayon sa Santa Ana. Yung ilang resort po rito sa Santa Ana ay pinasok na ng storm surge. Hinahampas ng malalakas na alon at hangin ang lighthouse na ito sa Batanes. Sa isla ng Sabtang, ramdam na rin ang malakas na hangin at ulan. Malakas na rin ang alon sa Basco. Pabugso-bugso naman ang hangin at ulan. Itinali na ng ilang residente ang kanilang bahay at sasakyang motorsiklo at sidecar. Binuksan sa mga evacuee ang Basco Cathedral Pastoral Center bago pa ang inaasahang pananalasa ng bagyo. Signal number 4 na sa Batanes dahil sa Super Typhoon Leon. Ayon sa gobernador ng Batanes, tuloy-tuloy ang buhos ng ulan pero hangin ang kalaban nila ngayon. Ngayon lang daw umabot sa 100 pamilyang nagpunta sa kanilang evacuation center. Paubos na rin daw ang family food packs nila dahil kakadaan lang ng bagyong Christine. Nananawagan silang agad mapadalhan ang C-130 na may kargang pagkain. Ang kuryente ngayon wala na po kami. Kaninang umaga pa wala yung mahataw iba na uyugan. Sabtang, yung 5 municipalities wala ng kuryente. Dito sa Basco, ngayon lang hapon siya nawala. Sa Gonzaga, Cagayan, dali-daling ni-rescue ang mga residente sa tabing dagat matapos pasukin ng storm surge o tubig dagat ang kanilang mga bahay. Ma'am, ba't ngayon lang po kayo lumikas? Kasi umapaw na yung tubig dagat, sir. Ngayon lang po ba nangyari yan? Umabot dito yung dagat sa bahay ninyo? Opo, sir. Actually, isang pamilya lang dapat yung target i-rescue ng mga rescuer dito. Pero nagulat sila, pagdating nila dito, yung tubig umabot na. Tubig dagat po ito, pumasok sa mga bahay at yung mga residente, pinapara sila, nagpapa-rescue para ilikas na mula po rito sa banta ng storm surge. Malaki ang tsansa pong tataas pa, sir. Kasi ang projection po is from 2 to 4 meters ang taas. Well, dapat noon pa po na-evacuate sila, no? Kasi mahirap na pong mag-evacuate ng gabi. Nagpagamit muli ng mga tent sa gym na ito ng Gonzaga dahil sa dami ng mga lumilikas. Katakot-takot na naglalaki ang alon ang naranasan sa dagat na sakop ng Apari, Cagayan. Nilamon ng dagat ang Fisherman's Wharf at cottage na ito sa Barangay Padaya. Ramdam na rin ang bagyo sa bayan ng Bagao umaga pa lang. Balik evacuation center ang mga lumikas nung kasagsagan ng bagyong Christine. Hindi kami masyadong makatulog, sir, kasi malakas ng hangin, sir. Baka mamaya matulog kami, madagaran kami ng kahoy, sir. Sa Tuguegarao City, higit isang linggo nang nasa evacuation center ang evacuees. Uwi na sana kami, pero nung nakita ko yung sitasyon na ang dilim ng kwan, ng ulap, kaya hindi na lang muna kami umalis kasi baka mahangin. Kahit dumami ang evacuees, sapat pa sa ngayon ang pagkain at non-food items ng probinsya. Pero matapos ang bagyong Hulyan, Christine at ngayon Super Typhoon Leon, ubos na raw ang calamity fund ng Cagayan. We will be requesting augmentation to the National DRRM Council. This will be the first time for the province of Cagayan na manghingi ng augmentation for the quick response fund. Sa bayan ng Santa Ana, kakambal rin ng ulan ang lakas ng hangin. Makulimlim at halos zero visibility sa lugar. Mahigit 900 ang inilikas mula sa mga coastal barangay na pinahiram na ng tent, higaan, pagkain at relief goods. Malalakas na hampas ng alon sa dagat ang naranasan sa Calayan Island. Dahil pa rin sa masamang panahon, muling nagka-landslide sa Natonin Mountain Province. Patuloy ang paglilinis sa guho. Sa gitna ng mga paghahanda, nagpapakawala pa rin ng tubig ang Abuklaw at Binga Dam sa Benguet at Magat Dam sa Isabela. Unfortunately, mukhang may padating na naman. Kaya't paghanda natin ng mabuti.
Sandra, naglabas ang PAGASA ng storm surge warning ngayong alas 8 ng gabi para sa mga nasa tabing dagat na mabababa ang lugar sa Batanes at sa Calayan, Cagayan. Posible raw po ang daluyong dyan sa susunod na 48 hours. At live mula rito sa Santa Ana, Cagayan, para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal ang inyong saksi.